Ito, mga plastic bottle. Ito, mga plastic spoon. Ito, mga notebook, mga resibo. Ito, sirang electric pan. Mga microwavable na ano. Mga baunan, mga pinaglagyan ng leche flan. Yan ba na ibibenta na po rin natin? Wag, kasi magagamit pa eh. Napaka-minimal lang din na magkita kami ng airmat ko. Kasi nga, kada magkikita kami, nagtatalo lang kami. Hindi na mo ang bahay ito eh, parang ang nanasa loob ng payatas eh. Grabe ka naman. Hindi mo, hindi ka makatanggap ng bisita ng maayos. Ay, hindi ko kailangan ng bisita. Pakialam ka kasi nagpakialam sa maglilinis, ma. Kung hindi ka nangyengelam... Eh, siyempre bahay ko to eh, bakit ba? Mukha pa bang bahay to, sa tingin mo? Ewan ko sa'yo. So far, ito yung pinaka-extreme na naranasan namin dito. Infested na siya ng daga, ng ipis, at iba't iba pang pest. Medyo challenging kasi medyo may resistance kay Nanay Eden. Niyan! Nilagpas mo sa akin, hindi ko pa tinignan. Ito, pinilian ko na ito eh! Tapon na natin ito yung plastic? Hindi, alisan mo lang ng dumi. Kasi naalala ko yung mga ibang gamit, baka hindi ko na makita. Katun! Nagsimula akong mag-ipon ng mga gamit. Maliliit pa yung mga anak ko. Kasi, inano nga sa barangay naman na kailangan mag-segregate ng mga basura para ma-ibenta, maipakilo, para maging pera. Basta naka-isang sako na ako, ibibenta ko kasi malapit lang dati yung bentahan. Kaya yan, natambak na naipon ng naipon. Ewan ko, ganun ako eh. Mahilig talaga ako magtabi. Jericho! Jericho! Kain ka na! Anong oras na, oh? Hindi ka pa na-almusal, eh. Jericho! Kain na! Ininit ko na yung ulam. May sakit po ba na? Wala, lagnat na naman, eh. Yung bunso kong anak, nagkasakit din ngayon. Siguro dahil na rin dun sa alikabok, mainit, napapawisan. Ako lang nag-aalika kasi siya na lang naman ang naiwan sa akin. Tatlo na lang kami dito ng papa niya. Basa ka na, oh. Basa ka pa ng jacket. Basa. Pawis, oh. Ano pa masakit sa'yo? Ha? Ano pa masakit sa'yo? Ulo. Ulo lang? Ha? To. Uod. Ayun, ano, braso mo, pupunasan ko. Nay, ano to? Ito ang kwarto niyo po talaga? Ito lang lahat. Paano po kayo nagkakasya po dyan? Ayan, ganyan lang. Tatlo lang kami. Dati nung wala pa to, lahat kami kasya dito. Di, pag ganun lahat ang higa. Hindi kayo na, kumbaga, natatakot na baka mas lalong lumala dahil parang hindi masyadong ventilated yung lugar po. Tatakot din. Kaso wala, wala akong magagawa. Ito lang ang pwesto namin. Nahirapan po ako minsan kasi kapag siksikan, pag ano po, natutulog na po si mama at si papa. Kailangan pong gumilid ni papa para po magkasya ako dito. Pag naglilinis po kami ng mga kapatid ko, yung ibang mga gamit dito, ayaw niya ipatapon. Basura na lang, ayaw pa yan, itapon. Yun nga, kaya ang pakiusap ko sa anak kong isa, na ibenta na niya. Kasi total, siya kanya rin naman na mapupunta. Niya po ako magbenta kasi ayun po, na kasi nga aasa rin ako ng mga kaibigan ko doon. Nagbabakal bote, mahirap. Kung ako po tanongin, gusto ko po yung malinis. Kasi dati po, gusto ko talagang magkakwarto. Minsan tinanong ko yung bayaw ko, sabi ko, kasi makita ko sa taas nila, nagulat ako. Sabi ko, paano kayo natutulog dyan? Sabi nung bayaw ko, nakabiting kami, parang paniki. Natawa ako, pero naawa talaga ako sa kanila. Laki pala epekto nun, nakita ko talaga yung epekto nun sa mga pamangking ko.
meron ako limang anak. Kaso nga lang, isa na lang yung natira sa akin kasi nga may mga sarili-sarili na rin silang buhay. Mga busy sila sa trabaho nila. Minsan na lang umuwi dito pagka mag-aabot ng pera, bibisita, pag may okasyon. Tirador ng kalakal. Pag wala akong pasok, dito ako umuwi sa bahay ng lola ko. Pag may pasok ako, dun ako sa bahay ng amo ko. Dahil wala naman akong matutulugan dun sa bahay namin. Pupunta lang ako dun para kukuha ko ng damit. Malaking ano talaga, parte yung mga kalat dun sa amin. Kung bakit ako umaalis lagi sa bahay namin. Hindi ako makatagal. May galit ka ba sa mga? Meron. Siya naman talaga yung nagdadala ng mga ano doon, kalat, mga gamit na napakaraming basura. Lagi daw silang ano eh, sobra sa oras sa trabaho, wala silang kahit day off, eh, walang pahinga eh. Bakit hindi niyo ako tulungan para maging maayos, magkaroon ng lugar? Napaka-minimal lang din na magkita kami ng airmat ko. Eh one time, naglinis kami doon, wala siya. Pagdating niya, kinalkal niya yung basurahan. Binalik lang din niya yung mga nilinis namin. O, ultimo nga yung TV, ang laki-laki ng TV, hindi na mapanooran ng maayos eh. Kasi puro tambak. Sa ulo. Bulaga. Yan, bibenta ko na yung mga basura ko ha. Ikaw maglilinis ha. Para bibili tayong cellphone ha. Ano bang plano mo dito ma? Papaayos, papalinis. Umalis ka muna dito para makapaglinis. Sabi ko nga, ibenta na yung mga yan. Oo nga. Alis, itapon yung mga importante. Paano malilinis? Hindi. Kailangan nandito ako paglilinis. Para alam ko kung ano yung mga itatapon nila. Pakialam ka kasi ng pakialam sa maglilinis, ma. Kung hindi ka nangyayalam... Siyempre, bahay ko to eh. Bakit ba? Mukha pa bang bahay to sa tingin mo? Ewan ko sa'yo. Hindi na mukhang bahay to eh. Para ka na nasa loob ng payatas eh. Grabe ka naman. Hindi mo, hindi ka makatanggap ng bisita ng maayos. Ay, hindi ko kailangan ng bisita. Sus Mariosep na ba ano yan? Ano lang. Huhusgahan lang ako. Hindi yung huhusgahan eh. Makaka-receive ka ba ng bisita ditong ganito? Ay, hindi ko nga kailangan ng bisita. Literal na nakakabwisit. Hindi na ako na-shock kasi dati nang ganun yung airmat ko. At saka matagal na namin problema sa kanya yon. Very sentimental talaga ako kasi lalo na yung mga bigay. Binili, tinitreasure ko talaga yan. Lalo na pag may magandang kulay, magandang itsura, ang kulay, gano'n. Pasalubong sa akin ng bilas ko. Wala saan po. Galing Qatar. Ang ganda kasi ng mga kulay ng wrapper eh. Kalat, pag nakakalat, eh nakatabi naman eh. Sa iba, ang tingin dyan na eh, basura. Ano masabi niyo po dyan? Sa kanila. Sa akin. Sa akin, koleksyon. Pinakamahalaga sa akin gamit, yung mga gamit ng anak ko nung nag-aaral pa sila. May mga test paper nila, may mga perfect score. Tsaka yung mga first na nag-umpisa silang magsulat, mag-drawing, magkulay, mga first activities nila, tinatabi ko talaga. Etong isa, yung sa panganay ko, year 2000. Fourth year siya. Eto, periodic test nila. 2010, naka 28 siya out of 30. Eh, siyempre, nakaka-proud naman na ano, matataas grades ang nakukuha nila sa test. Sa tingin niyo, bakit po kayo mahihirapang, kumbaga, itapon? Kasi ano eh, yun lang yung memories ko sa kanila eh, nung bata pa sila eh. Tinitingnan niyo naman po yan araw-araw? Okay? Hindi naman, sa ano lang, pagka napa-ano lang ako dito. Pag may hahanapin ako, tapos nakita ko siya. Pag nakikita niyo anong naibibigay sa inyo na yung emosyon? Nakakatuwa. Tuwa lang ako. Sa tingin ko po talaga, kailangan ng professional health na tutulong sa kanya, tapos mga maglilinis. Kasi kung kami lang, ayaw niyang pumayag. Siyempre na sa prosesong ito, kailangan natin ng tulong ng mga eksperto. Handa naman din po ba kayong kumonsulta? Kung
ano ba yung makakabuti talaga? Siyempre, doon ako. Tao po. Opo. Tao po. Opo. Hi, Nay. Raul Ganya po. Ay, morning po. Morning po. Andito po ako para makausap kayo at matulungan kayo. Usap tayo? Sige po. Sige po. Tuloy po. Ang dami mong gamit, Nay. Kaya po eh. May hipon. Upo po kayo. Upo po kayo, Nay. Ay. Ang dami mong gamit. Hindi ko po kayang ayusin kasi mag-isa eh. Pwede naman natin ibenta, Nay. Lalagay natin sa isang trash yung mga plastic, for example, opo, at ipapakilo natin. Opo, nag-iipon. Iniipon ko po kasi yung mga plastic bottle, tsaka mga karton. Ano yung pinakamatagal na papel na rito? Ilang taon na? Yung mga gamit po ng anak ko sa school. Since nag-aral sila mula kinder. Yung iba po kasi nakatago lang siya. So nakatago na eh. Pero meron pong iba na nalabas na naipakita ko sa apo ko. Makikita naman natin, basically, cluttering disorder. Personal ano natin to, no? Ang pwede lang naman mag-diagnose sa kanya is a medical doctor. Sabi nga, ito ay hindi lang basta pag-iipon. Kasi maraming bagay dito, basically, wala nang gamit. Pag may isang bagay na nakita niya na nag-gratify siya eh, no? For example, biglang yung apo niya may kailangan ng ganitong proyekto at nakakuha ako dito, para sa kanya, nagkakaroon ito ng see? No? Nag-gratify siya, nare-reinforce na kaya ko ito tinatabi kasi kakailanganin ng apo ko, kakailanganin ko in the future, yung executive functioning nila ay affected, clouded yung reasoning nila. Ano ba yung mas importante? Maitabi ko ito o maayos yung pakiramdam ko, yung health ko? Kasi para sa kanya, maitabi ko to mas mahalaga. Bakit sa tingin mo, if ever, kailangan nating i-let go yung mga bagay na ito? Ito ko lang po kasi maitabi yung mga memories nila. Yung bata pa sila. Pero, di ba may mga bagay tayong dapat kalimutan natin para makapag-create tayo ng or magkaroon tayo ng space para sa mga bagong memories. Diba? Ngayon, baka dapat yung memory na ni Apo yung nililigpit natin. Kinakailangan kasi ipiprepare natin si Nanay psychologically, sabi nga natin dito sa mga bagay na to, kasi maaring hindi magiging ganun kadali para sa kanya natanggapin na all of a sudden, datanggalin natin yung mga bagay na feeling niya ay of value para sa kanya. Ang una natin ginawa is tanggapin niya yung acceptance niya na may problema. Alam naman natin na kung maayos yung paligid nga natin, maganda yung pag-iisip natin, hindi lang yung health natin yung affected. Pero ready tayo doon? Hindi sasama loob mo kapag ka ito ay ginawa natin? Alright. Mas gugustuhin mo yun. Na lumuwag.